dito sa Canada. Araw ng Sabado. It's 12 po ng Disyembre. Ngayon ay magluluto po tayo ng kare-kare. Kasi may nag-order sa akin ng pamangkin ko, si Raymart Antonio, birthday niya ngayon. Happy birthday, Raymart! Kaya ang asawa niya si Alisa Marie. Hihahatin namin mga 6 o'clock. So, ito po ang ating mga ingredients sa kare-kare. Ito po yung luya at sibuyas. Siyempre yung oxtail, itong pinaka mahal na panghalo ng kare-kare. Pero sulit talaga, kahit mahal. $26 yata ito, 28. Ito po, almost 2 kilos. Oxtail, yung buntot ng baka. Siyempre, hindi mawawala po yung kare-kareng mix. Pampalasa, pampasarap. Yung stew mix. At saka yung itong peanut butter. Smooth cream peanut butter. At saka yung beef flavor. Kung gusto mong sumarap pa yung lulutuin mong kare-kare. At ito yung mga tatlong klaseng gulay na ihalo sa kare-kare na original. Ito po yung sitaw. Yung talong na ganito ang pagka-slice. Kasi yung iba, iba-ibang klaseng style. Pero yung sa akin, ganito po. At of course, yung pichay. Pero pang last na ito na ilagay. Yung kare po, wala pong asin. Ito po yung pang-upan natin. Pampalasa. I-separate natin. Hindi natin ihahalo. Doon natin kung depende na sa'yo kung marami o konti yung ilalagay mo sa paghalo mo sa yung kare-kare. So, ngayon, yung ito muna ang unahin natin, yung sitaw, i-blablance natin, papakuluan natin tapos ilalagay ng tubig at saka ice para hindi malata kung ilalagay sa, kung ihalo mo na pagluto, sobrang maluto, pangitin. So, pakukulaan natin, tapos i-blablance lang. Ito po, ito po sa ano. Mga kababayan, continue natin yung pagluluto ng kare-kare. Yung karni po ay nilagay na natin sa pressurized cooker para lalambot masyado. Pero advanced na, kanina pa namin pinapakuluan ito. Yung pinakita namin kanina yung kalahati. So, ito na yung pinakuluan. Ngayon, ito naman yung sitaw, i-blablance natin. So, ilalagay natin sa pinakuluang tubig. Para kalamputin ng konti. Para hindi masyado malata. Masita. Ito, papakuluan natin. Okay. 2 minutes yung siguro. 2 to 3 minutes. So, ito yung tubig. Dito natin ilalagay yung kung napakulo na yung sitaw, ilalagay natin sa malimig na tubig na with ice. Okay guys, ito na po. Pinapakuloan na natin yung sitaw. Para maglambot masya, half cook lang. Hindi pwedeng palambutin. Kasi pag ihawlo na natin doon sa buong kare-kare, baka malata na, wala na. Masisirang luto mo. So, ito, pinapakuluan na. Okay, ito na po, mga kaibigan, kababayan. Tapos ko na napakuluan yung sitaw. Ilagay natin sa tubig na may ice. Para magpermanente yung crispy niya. Siyempre, gagamitan natin yung ano may para matanggal yung tubig. Sala. Yan. Tapos na yung sitaw. Isusunod natin yung talong. Ito po yung talong. I-blanch din. Thank you.
magpulo masyado, madaling magpulo. Takpan. Ito, tumata, tanggalin na, ilagay na, at balik sa lalagyan. At least lumamig na. Ito na po yung napagkuluan nating oxtail. Ilagay na natin dito sa, i-transfer natin dito sa malaking kaldero. Yan, dagdagan natin ng sabaw. Yung pinaglagyan kanina, pinagkuluan, ilagay natin. May nakadikit pa. May nakadikit pa. Ito na po mga kaibigan at kababayan, yung kare-kare ilagay natin sa kunting tubig para may mix. Pwede mag-lapok yung powder. Mag-lapok? Dalawang. Oh, sige. Ihalo na natin itong yung kare-kare mix. Stove mix para magkakulay ang kare-kare at magkalasa na. Ito po. Focus mo. Yan. Ngayon mga kababayan, ilagay natin yung mga sangkap dito sa kumukulong oxtail, yung karne niya. Ito yung karne. Malambot na po po. So, ilagay natin yung sibuyas at luya. Sabay-sabay na lang natin. Ayan. Tapos, itong stew mix. Para magkalasa na. Ito na po, ilagay na natin, haluan na natin ng beef flavor broth mix para magkalasa na po yung kare-kare natin. Okay, dalawang kutsarita lang yung maliit na scoop niya. Peanut butter, lagyan po natin ng 3-4 na kutsara. Ito ang magpapalasa sa kare-kare. Kasi hindi ito matamis. Itong peanut butter na to ay unsalted, para hindi maalat. Walang alat to. Wala ding tamis masyado. Ngayon, nilagay na natin mga kabayan yung pechay kasi hindi ito na-blanch. Yung dalawa, yung sitaw sa katalong ay na-blanch yun. Unahin natin ito. Ngayon, inilagay na natin yung pechay. Isunod na natin po yung na-blanch na sitaw. Sabay-sabay na natin. Yung puno na. Kumpayan, ito ay yung last na ilagay natin yung talong para maghalo-halo na yung na-blanch natin na talong.
takpan na natin. Para pakuluan.